Okay, pag-usapan po natin itong nangyayaring banggaan sa pagitan ni General Bantag ng Bureau of Corrections at ni General Azurin ng Philippine National Police. Kasi ang nangyayari mga kaibigan, nagtuturoan po itong dalawa at wala pong umaamin sa pagkukulang na nangyari. Kaya po ito si Villamor na sinasabing middleman sa pagpatay kay Percy Lapid, namatay po dyan sa loob ng bilibid. At ay paririnig ko po sa inyo yung statement ng dalawang general para po malaman natin kung sino ba talaga yung nagsisinungaling sa dalawang general na ito. Kasi nangyayari iwas eh. Parehas iwas po sa itong dalawang general eh. Kaya ito, pakinggan po natin yung statement ni General Bantag. Kung sana lang sabi ko nga kung nasabi sa amin at earliest time, sana napigilan ito. Kasi kami talagang open naman kami, makipagtulungan. Wala eh. Katulad kahapon, sabi ni SOJ, ni Secretary of Justice na, DJ, secure ninyo itong Villamor na to. Yes, sir. Ginawa naman yan. Ginawa natin. Yun ang problema kasi mayroon kaming kakulangan sa communication. Okay, so yun yung statement ni General Bantag. Wala daw nakarating sa kanya na merong hinahanap itong Philippine National Police na inmate dyan po sa loob ng bilibid na sangkot po dito sa Percy Lapid murder case. At kung sinabi raw ng mas maaga, baka daw hindi nangyari yung yun nga yung sinasabing pagkamatay nito ni Villamor diyan sa bilibid at pinagmalaki pa niya yung isa pang Villamor, yung pinsan ni Crisanto Villamor, na ang ginawa nila nung sinabihan daw siya ni Secretary Remulla na i-secure, sabi nga niya na i-secure naman ng tauhan niya itong sinasabing pinsan ni Villamor na pwedeng ialam dito sa kaso ng pagpatay kay Percy Lapid. At ito, paparinig ko naman sa inyo mga kaibigan yung statement naman ni General Azurin para patas po tayo, para malaman natin kung sino ba talaga yung sinungaling dito sa dalawang general na ito. Thank you, Mr. Mark Malalad of DCWB. Hey Chief, good morning. Good morning din po sa lahat ng officers. Morning. Justice Secretary Remulla said on Friday that he did not initially know there was another middleman in the Percy Lapid killing. Furthermore, suspended Bureau of Corrections Chief Director General Da Bantag blamed miscommunication with other government agencies. On the part of PNP, sir, masasabi nyo ba na may pagkukulang ang PNP when it comes to communications dun sa mga authorities? Hindi. Sabi ko nga kanina is because of the urgency and exigency of the ongoing investigation, merong initial na coordination na ginawa ang ating kapulisan dun sa Bureau of Corrections. Kaya nga ang tanong nga namin diyan is kung hindi man nakausap nung nag-coordinate kay General Bantag, si General Bantag mismo, bakit hindi nila pinarating kay Bantag kung hindi ano, di ba? So ano yung reason nila na hindi ba nila nakita yung sense of urgency ng ongoing investigation na kailangan ay ma-resolve natin yung kaso? Or kung nakarating man kay Director Bantag yung initial coordination na yon, ano ang mga actions na ginawa niya? So yun yung mga dapat na pinasasagot natin sa kanila, dahil kami is meron kaming initial na coordination na ginawa, kasi department to department yan eh. Kaya nga initial because we will elevate that sa aming secretary to secretary na mag-usap, supposed to be parang sa ganun mas maganda yung ano, kasi it needs a higher decision making yun eh. So kaya sabi ko nga nakakapagtaka na nagkaroon ng initial na coordination and yet biglang may nangyaring hindi kanais-nais. Kaya syempre on the part of the PNP, sayang, nanghihinayang kami dun sa effort ng mga investigator on case namin, but nangyari na yan eh. So we have to continue our investigation. Marami pa namang mga ano yan eh, pwedeng gawin ng ating PNP to determine makaabot kung sino man yung mastermind, at the same time magkaroon ng closure itong kaso ni Sir Percy Mabasa. Sabi niyo sir na nakakapagtaka, nakakapanghinayang, tsaka kanina nagdududa kayo. So ibig sabihin ba nito sir, hindi niyo sinasantabi yung angulo na may foul play dun sa pagkamatay ni Villamor sa loob ng bilibid? Most probably, kasi nga sabi ko nga, it's too much of an
incident, diba? It's an unfortunate incident, but it's a questionable, the timing is questionable. Most probably, sir. How about, sir, yung possibility na may ibang tao na kasabot sa bilibid na trumabaho kay William Moore? Is that possible, rin, sir? Posible rin na kanyan. Kasi sabi ko nga, kasi nung una yung report nga na lumalabas ay parang nabangungot, di ba? Sabi ko, paano ka mababangungot ng tanghaling tapat, di ba? Mm-hmm. Because when I was a captain, I had been entering the New Bilibid prison. Mm-hmm. At nakita ko kung anong situation doon eh. Na hindi ka pwedeng makakatulog ng tanghali kasi nga napakasikip. So ako is hindi ko alam kung paano nakatulog si Mr. Mabasa. Kung yun ang kasi yun ang unang lumabas na report eh, na bangungot, di ba? Mm-hmm. Oh, yun ang unang lumabas na report na nabasa ko sa ano. So sabi ko, paano kang mababangungot sa tanghaling tapat na hindi ka nga makatulog sa init doon eh. Okay, so yun po ah, narinig po natin yung statement ni General Azurin. At sinabi ni General Azurin na meron po silang initial na coordination dito po sa Bureau of Corrections. At sinasabi nga ni General Azurin, bakit hindi nyo sinabi kay General Bantag? Kasi sinasabi ni General Bantag na wala naman daw siyang natanggap na ganong impormasyon na meron palang isang inmate doon na sangkot dito sa Percy Lapid murder case. Oh. So yun yung iwas niya, yun yung palusot ni General Bantag na hindi niya alam. Ngayon parang sinasabi ni General Bantag, kasalanan nito ng mga ahensya ng gobyerno. Merong miscommunication na nangyari. Di ba, pinipilit naman ni General Azurin eh. Sabi niya meron kaming sense of urgency. Kaya nga may initial kaming coordination dun sa Bureau of Corrections. O kung hindi man nakarating kay General Bantag, dapat sisihin na ito ni General Bantag yung mga tauhan niya dyan sa Bureau of Corrections. Ito yung sisisihin niya yung ibang agency ng gobyerno. Diba? So dito mga kaibigan, para sa akin, para po sa akin, ito lang po yung aking nakikita dito. Mas naniniwala po ako dito sa sinasabi ng PNP kaysa po sa sinasabi ng Bureau of Corrections. Kasi sa mga lumalabas po ngayong mga impormasyon, talaga namang kaduda-duda itong nangyari dyan sa Bilibid. Ito, sinabi rin ni General Azurin na hindi siya naniniwala na itong si John Villamor namatay sa bangungot. Oh. May trumabaho dyan, mga kaibigan. Meron pong trumabaho dyan. At nakumpirma yan dun sa testimonya o dun sa revelasyon nung kapatid ni John Villamor na meron po silang palitan ng text message bago mamatay itong middleman dyan sa loob ng Bilibid. So ganito po yung nangyayaring banggaan ngayon between General Azurin ng Philippine National Police at ni General Bantag ng Bureau of Corrections. Pero ako, mga kaibigan, mas naniniwala po ako dito po sa sinasabi ng Philippine National Police kaysa po sa sinasabi na itong pamunuan ng Bureau of Corrections. At maaaring iba yung opinion ko sa opinion ninyo. Kaya kung kayo po ay merong ibang opinion, free po kayong maglagay ng inyong mga opinion o mga saloobin dito po sa ilalim ng video ito sa comment section. At ilagay po ninyo kung kanino po kayo naniniwala. Dito ba sa PNP under General Azurin o dito sa Bureau of Corrections under General Bantag? So sige po, mag-comment po kayo sa ilalim ng video ito para po makita natin kung sino ang mas pinaniniwalaan ng taong bayan dito po sa issue ng nangyaring pagpatay dito po sa broadcaster na si Percy Lapid. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, maligay ang pag-aaral.